Ang tatlong players daw na ito ang dapat tutukan ng Miami Heat sa 2024 NBA Draft ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer. Sino nga ba ang dapat na kunin ng Miami Heat sa paparating na 2024 NBA Draft? Napakahalaga kasi ng unang player na mapipili nila sa unang round ng draft na kailangan ng player na iyon ay makagawa agad sa kanilang team ng impact. Hawak ng Heat ang pang 15 at pang 43 na pick sa una at sa ikalawang round ng draft na pwede nga raw gawin ng Heat ay mag-trade upang mas tumaas pa ang pick nila sa unang round at makakuha sila ng mas magandang pick. May ilang mga players din kasi sila na posible nang mawala sa kanilang team gaya ni Caleb Martin, Kevin Love at Josh Richardson na pawang may mga player option habang si Haywood Highsmith naman ay free agent na. Kaya't napakahalaga talaga para sa kanila ang player na makukuha nila sa draft at dapat nga raw ay mapakinabangan na nila ito agad kapag nagsimula na ang panibagong season. Pero sino-sino ba ang dapat na targetin nila? Nasa tingin nila ay magagawa ng mga ito ang kailangan nila sa isang bagong pasok na player sa kanilang team. Narito ang tatlong players na sa tingin ni Kevin O'Connor ng The Ringer na dapat daw natutukan ng Miami Heat at sikapin na makuha nila sa draft. Una ay si Tyler Kolek. Si Kolek na mula sa Marquette ay isa nga sa mga players na napapabalita raw na tinututukan ngayon ng Heat. Siya ay isang versatile na guard na makakapagbigay agad sa Heat ng kailangan nila sa opensa at sa playmaking. Na maganda rin daw na maisama siya kay Bam Adebayo sa loob ng court. Magkakaroon daw ng magandang chemistry sa loob ng court ang dalawa. Isa nga si Kolek sa mga nakalista sa mga young talented point guards sa class nila. Kabilang doon sina Reed Shepard, Devin Carter at Stephon Castle. Napapabalita nga rin daw na ang Heat ay naliling din kina Shepard at Carter. Ikalawa ay si Nikola Topic. Si Topic ay isang Serbian player na may taas na 6'6" na may abilidad daw miscore malapit sa basket at mahusay din siya sa mga pick and roll plays. Ayon pa kay O'Connor, may kakayahan daw itong si Topic na umiscore saan mang sulok ng court na galing sa mga pick and rolls at mga masisikip na pasa. At bagaman nakulang pa raw sa 3-point shooting itong si Topic, pero ang touch daw mula doon ay nakikita sa kanya na yun daw ay kayang ma-develop sa kanya ng team ng Miami Heat. At ang ikatlo ay si Kashawn George. Si George ay produkto ng Miami Hurricanes na isa rin daw sa tinututukan ngayon ng Heat dahil sa pagiging shooter nito sa 3 na siya nga ay may 40.8% shooting sa 3 sa nakalipas niyang season sa college. Nakakahanga rin ang skills niya sa assist at sa playmaking na talaga naman daw na mapapakinabangan ng Heat kung sakali. Marami ng ball handlers ang Miami Heat. Nandyan sina Jimmy Butler, Tyler Hero at Terry Rozier. Kaya't ang pagiging scorer ni George at kausayan niya sa pagpasa ng bola ang isa sa mapapakinabangan ng Heat sa kanilang opensa. Silang tatlo raw ang dapat natutukan ng Miami Heat sa draft ayon kay Kevin O'Connor. Sang-ayon ba kayo dito? Sa ngayon, heto muna ang hatid kong balita sa inyo mga par. Shoutout sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa aking mga uploads. Sa mga taga Batangas, Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Balete, Batangas City, Buan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Fernando Air Base, Ibaan, Laurel, Lemery, Lian, Lipa City, Lobo, Mabini, Malbar, Mataas na Kahoy, Nasugbu, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Santo Tomas, Taal, Talisay, Tanawan, Taysan, Tingloy at Uy. Shoutout po sa inyong lahat mga par. Maraming salamat po.